Eto na nga, ayan siya. Wow, excited. Hi! Welcome to Channel F and please make sure to click the subscribe button and the notification bell bago mo simulan ang panonood ng videong ito. At eto na nga! Actually, dapat mag-unbox ako or mag-unpack ako kasi meron tayong in-order sa Lazada. Yun nga lang, epic fail siya kasi ayun. Nabuksan ko na siya actually kanina. Ayan siya, na-open ko na galing sa Lazada. At ayun na nga guys. Ito yung in-order ko. Galing siya ng LS Jewelry dahil meron ako nagustuhan na item doon na bracelet. Ayan, ipapakita ko na lang sa inyo yung picture dito, dyan, o kahit saan dyan, kung ano yung in-order ko. And since super naka-sale siya, or ewan ko kung totoong sale yun, or ewan ko, masa nagustuhan ko lang siya kaya in-order ko. And yun na nga, sobrang disappointed ako kasi ito yung dumating sa akin. Bracelet ang in-order ko, pero guys, tingnan nyo naman ang dumating sa akin, necklace. Ayan. Although hindi ko naman sinasabing pangit yung necklace, actually maganda yung necklace. Yun nga lang kasi mali yung order, di ba? So yun, nakaka-disappoint lang. So Lazada, please naman. Please naman Lazada. Anuhin nyo naman, screen nyo naman yung inyong mga seller na sana hindi naman ganito. Actually, upon ordering nito, nag-chat pa ako kay seller. Ito yung sinabi ko sa kanya. Pakibasahin ko sa inyo, ha? Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung chat namin ni Lazada. Basahin ko sa inyo, ha? Ang sabi ko sa kanya, nung upon ordering, ha, nung nakapag-purchase na ako sa kanya, sabi niya, sabi ko, hi, please make sure you give the correct order. Dahil nga, syempre, alam naman natin na hindi naman perfect yung lahat ng seller dun sa Lazada. Ang daming nagkakamali ng order, ang daming complaints. So, yung bago ako nag-order dun, nakita ko maganda yung mga reviews. Pero sinigurado ko, nag-chat ako kaagad. Yun nga sinabi ko, please make sure to give me the correct order. At ito po ang reply ni Lazada sa akin. Ay, ni seller. Sabi niya, hi ma'am, sir, we apologize for not responding to your query immediately. As a seller, we make sure that all items are correct and complete before sealing the pouch. So doon pa lang sa statement na yun na sinisigurado nila na bago nila i-seal yung itong pouch na ito, ay tama yung order. So doon nagtiwala ako. So iginow ko siya, i-continue ko siya. Hindi ako nag-cancel ng order and ayun na nga. Na-joke ako ni seller. So please, LS Jewelry, make sure naman na kapag may nag-order sa inyo, eh, tama naman yung ibinibigay ninyong product sa tao kasi hindi naman biro yung perang ibinabayad namin sa inyo. Although sabihin natin mura lang yung item, kaso nga lang, di ba, maging fair naman kayo sa mga customer or clients ninyo kasi para, di ba, mag-repeat order. Although sabihin natin na sige, pag nagkamali ang order kay Lazada, pwede tayong mag-return. So nag-try ako mag-process mag-return. Yun nga lang, in-approve naman yung return na request ko. Yun nga lang, dito ako nainis. Ang dami-daming procedure na pinapagawa sa'yo. Unang-una, nag-request ka ng return, pinapunta ka sa website, pinapunta ka sa email mo, mayroong mga questionnaires doon, may mga pictures ka na dapat i-send sa kanila na katunayan na mali yung nag-receive na product, okay lang yon. Kaso nga lang, bago ka pupunta doon sa mga drop-off na courier na pwede mong pagbalikan nito, ang dami mo pang ipiprint. Sabi sa akin, iprint mo lahat ng details, iprint mo yung ganito ganyan, achu-chu-chu, ang dami, doon pa lang nabwisit na ako. Sobrang hassle, so wag na lang. At saka yung sa halaga nung price na binili ko, mas mahal pa yung pamasahe ko going to LBC
para lang maibigay ulit or maibalik ko yung product. So, wag na lang. So, nag-cancel na naman ako na return. So, yun lang. Yun lang naman yung gusto ko. Although, lagi ko naman sinasabi before, kapag online selling or online yung online kayo bibili, make sure na legit si seller. Make sure na maganda ang mga reviews, which is ginawa ko. Nag-check ako ng mga reviews. Okay lahat. Si seller, although kasi si Lazada, trusted na yan ng mga tao. Ang dami na nilang mga clients. So, please naman Lazada, bago kayo tumanggap ng mga sellers ninyo, make sure naman yung screening ninyo sa kanila is talagang extensive or talagang dumaan sila sa masusing screening. Kasi tingnan nyo, hindi lang naman ako. Although ito, napakamurang product lang nito. Kaso nga lang, syempre, di ba? Tsaka seller, LS Jewelry, shout out sa'yo ha. Although, naging apologetic ka naman sa akin dahil upon receiving this, nag-chat ako sa'yo kaagad. Nag-apologize ka sa akin, sabi mo, i-return ko na lang si product. Willing naman akong i-return kasi yun nga na nainis ako dun sa proseso kaya wag na lang. Kaya naman sana, please make sure naman sa susunod, maging totoo naman kayo doon sa statement ninyo na before you seal the pouch, you make sure na correct yung item, you make sure na yung quantity ng item is correct. Sana totohanin naman ninyo, hindi yung nagjo-joke kayo. Parang feeling ko nga since April, parang humabol kayo sa April Fool's Day sa akin, yan, na-prank ako, yun yung pakiramdam ko. Although, nung time na na-open ko ito, imbes na maiinis sana ako, natawa na lang ako. Buti na lang kamo, mura lang itong item na to. Kasi kung mahal ito, ay nako, pasensyahan tayo. Mag-aaway tayo, seller. Ayun, yun lang guys. Kapag bibili kayo online, make sure na legit, make sure na maraming magandang reviews, and make sure na may contact kayo kay seller. Na bago nyo i-go yung item ninyo, make sure na nag-chat na siya at nag-reply sila sa inyo. Although, eto, may reply sila sa akin, na i-return ko. Kaso nga lang, ang hassle, chong. Imagine mo, ipiprint ko pa yung mga details, yung mga, kung ano yung mga pinagsisend din nyo sa email ko, na ito yung mga ipiprint ko, ganyan-ganyan. Tapos ko doon pa lang sa printing, kalo na ako, kuryente, sasaksak ko ng kuryente sa computer, sasaksak ko yung printer, ink, yung aking coupon man pa, o piprint ko pa, mamamasahe pa ako, eh wag na lang. Mas lalo lang akong makakabahan sa inyo. So, yun lang. Kapag online, yun. Siguraduhin ninyo na okay yung mga pagbibilan nyo. Talagang trusted talaga siya. Kasi, Lazada, i-check talaga ninyo yung mga sellers ninyo, ha? Huwag naman yung puro ganyan. Dami yung reklamo, eh. Nakakahiya. Nakakainis. Nakakainis. Hindi ko mo kayo yung may business, hindi ko mo kayo yung may-ari ng negosyo, ay you can do whatever you want. As a client, as a customer, we're the one doing business for you guys. Kaya make sure to deliver the correct service, the right service na binili namin sa inyo or hiningi namin sa inyo. Kasi binayaran naman namin ng tama eh. So yun lang. No? Oh, ano? Nakakainis eh.